Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Yes, ako nga po pala si Mr. Azul. So today's video, pag-uusapan po natin about sa gaming chair. Tips kung paano tayo makatipid sa pag-order sa Shopee. Of course, unboxing with step by step kung paano ko i-assemble ang item na to. And lastly, dagdag kaalaman natin about sa parts ng gaming chair. Kung bago lang po kayo dito, don't forget to click like button, comment, share at hit sa lahat, click subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo for the next vlog ko. So let's start! Hello guys, kamusta na po kayo dyan? So eto na, pag-uusapan po natin ngayon kung paano tayo makakatipid sa pag-order sa Shopee. First, search na lang po ang gaming chair sale or kahit i-search na lang po ang gaming chair kasi automatic mamumuna po dyan ang isa sa pinaka best sellers na pinagtatangkilikan ng mga tao. Kinlik ko na po dyan ang AZ. Okay, habang pinapanood po natin yung commercial, may papaliwanag lang po ako sa inyo na every month lagi nagpapa free shipping payday sale si Shopee. Every a 15 and katapusan. But wait, there's more. Every month, lagi nagpapa-free shipping sa Shopee. Like for example, January 1st, February 2nd, March 3rd. With zero minimum spend plus 10% cashback. And ang pinaka-good news po dyan, kahit regular days, makapag-free shipping pa rin po kayo. Kasi 249 minimum spend ang kailangan niyo pong gastusin para makapag-free shipping po kayo. Kaya mapapasalamat Shopee ka po talaga. Lalo na gaming chair po ang pinaka-topic natin. Kaya asahan po natin na mahal po ang shipping fee. Pero kahit ganun pa man, ang importante, may free shipping discount plus 10% cashback. Ngayon, dumako naman po tayo sa add to cart. Before, Sky Blue po sana o-orderin ko, kaso not available. Kaya pinili ko na po ang Black Gold kasi good look naman po sa tignan, pero choice niya pa din ko na po yung favorite niyong color. Now, once na naklik niyo na po ang checkout, check niyo po palagi ang shop vouchers kasi para makadagdag discount din po tayo. Next, click po natin ang shipping option. Kaya po na sinabi ko po sa inyo, mahal po ang shipping fee kasi malaki at mabigat po ang in-order po natin. Kaya gagawa po tayo ng paraan para maka-discount tayo. Kinlik ko na po dyan ang Shopee voucher which is free shipping and 10% cashback. Then, niredeem ko po ang Shopee coins na naipon ko from cashback. Then, click po natin ang payment option, cash on delivery. Bali, ang order total po natin from 2,714 ngayon 2,566. As you can see, nag-less 50 na po siya from 160 ngayon 110. So, ayun na nga, naka-discount na po tayo ng malaki. Then, once na okay na po lahat, click nyo lang po ang checkout. Pending payment. One eternity later. Yes, finally, na-receive ko na po yung order ko after 1 month. Dream come true, okay lang kahit matagal kasi pre-order siya. Unboxing time!
So yes guys, pasensya na po kayo, napakaligalig ko dyan. Dream come true, ika nga. Ang sarap nga naman sa pakiramdam na lahat na gusto natin bilhin ay galing sa pinagtrabaho natin. Kaya kapag may nagustuhan tayong bilhin, pag-ipunan natin. Isa sa pinakamagandang dream natin sa buhay ay maging successful po tayo. Kaya magsumikap, maging madiskarte, maging practical, at magdasal palagi. So ngayon, ia-unwrap na natin po sila. In 3, 2, 1. Eddie, wow! Eddie, wow! Okay guys, back to the topic tayo. Inuna ko na po dyan ang 5-star base, saka caster wheels, 5 pieces. Actually, wala siyang tinuturnilyo dyan. Basta ipasok niya lang siya sa may butas. Hoy! Huwag kayong green-minded. Biro lang. Yung hawak ko po dyan, putres yan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko kinabit yung cylinder cover saka chair mechanism. As you can see, hindi na kayo mahihirapan kung saan ipapasok yung screw sa ilalim ng chair. Ngayon, hawak ko po ang control tilt lever height, o sa madaling salita, chair mechanism. Watch and listen carefully kasi after ko magturo sa inyo, magpapakwis ako. By the way guys, yung hawak ko po ay tinatawag na hex key M8 and M6 ends. About sa chair mechanism, sundin nyo lang po yung dalawang butas na tinuro ko pa sa inyo kanina. Huwag nyo pa iwawala yung screw tsaka yung tornilyo na nakakabit po dyan. Ang susunod na ikakabit po natin ay ang footrest. Sundin niyo lang po yung nakakabit po dyan na tornilyo. So guys, para di po kayo malito, may kita po kayong dalawang butas dyan na yun ang kailangan niya pong ipasok sa foam. Ayan po ang harapan niya. Sa likod, may kita po kayong dalawang butas dyan na i-coconnect po natin dyan sa bakal. Para magets niya po, i-demo ko na po sa inyo kung paano kayo kabit. Kahoy po sa likod niyan, carbon lodi. Pero sa harapan, foam yan. Watch carefully guys para di po baliktad yung pagkakakabit niyo. Ngayon, ikakabit na natin siya sa cylinder cover with gas lift cylinder.
Ngayon, susunod pa natin yung tinatawag na backrest. As you can see, may tatlong butas na siya dyan na ang shape niya ay parang letter T. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung tatlong tornilyo na iisa lang na may itsura nila pero mahaba sila. Para lamang yan sa backrest. Once na nakabit mo na yung tornilyo sa may bandang backrest, ikakabit mo na siya dyan sa may bandang chair mechanism. And voila! Uy, huwag kang excited! Di pa tapos! Meron pa tayong armrest! Konting tiyaga na lang, makukumpita natin ang gaming chair. Ang susunod na ikakabit pa natin ay ang armrest. Watch carefully kung paano ko siya kinabit ha. May mauuna dyan na bearing bago ang tornilyo. Pag nagtaka kayo kung bakit hindi kasi ang tornilyo dyan sa pinagpipihitan mo, ibig sabihin baliktad yan ha. Pag swak at compatible, ibig sabihin tama yung ginagawa mo. Dahilan kung bakit nauuna ang bearing sa tornilyo, kasi para hindi mapunit o masira ang skin leather ng gaming chair. By the way guys, huwag nyo itapin yung dalawang takip na yan ha, pinaka-protection natin yan sa pinagturnilyo natin. Once na natapos nyo yung armrest, ganun din gagawin nyo sa kabila. Yan ay tinatawag na free massage pillow na ang dulo niya ay USB cord. And last, yan po ay tinatawag na headrest. Ay, sarap. Yamete kudasai. Ah!
At dyan na po nagtatapos ang aking vlog. Thank you for watching, guys. Hopefully na may natutunan kayo sa aking kalokohan. Don't forget to click subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo lagi for the next videos ko. See ya!